大家好，我是赛西欧。Pardon English, I'm Seth Go from 88 Lucky Items. Prospering, be lucky every moment of your life. A lucky day to all mga kalakipay kung saan kahit wala kang kipay, pwede kang manood. Char! So for today's video, I will be tackling about the importance of the color in feng shui as well as the difference of Pantone of the year from colors of feng shui. So without further ado, let's start! So alam naman po natin that for this year 2022, our zodiac sign, as many would address, but I would call it horoscope, alam naman po natin na 2022 is year of the tiger, specifically in the elements of water. Kasi sa Chinese po, meron po tayong limang klase ng elements: wood, fire, earth, metal, and water. So ang tawag naman po natin sa Chinese for this year 2022 is Arnian Archer Hunian. Yes. So ngayon, I will be discussing about the difference of the Pantone of the year from the lucky color, which many of you, ang dami pong nag-message sa akin, "Sir, ano pong lucky color for the year 2022? Yun po yung ilalagay kong cortina. Sir, ano pong lucky color? Sir, color reveal na po. Ang tagal nga naman mag-reveal." So, sabi ko sa kanila, no, sa iba po na nag-ask, I will be doing a separate video for that, no, para lahat naman po tayo ay sabay-sabay na makapaghanda, no, wala pong maiiwan, syempre. So, ngayon po, ang Pantone of the year is in the shade of violet, no, yung kapamilya po ng violet. Purple, mga ganyan, lilac, o, diba, mas social. Ayaw nyo ng violet, kailangan social tayo, lilac, ganun. So, ipopost ko here sa video yung Pantone of the year, and then magkaiba po siya sa ating lucky color. So, ang lucky color for this year is, of course, blue. Because in the color of water tiger, alam naman natin that ang kulay ng tubig is color blue, no? So, blue stands for money. And mapapansin din ninyo po sa pera natin. So, for example, di ba ang pera natin, ang pinakamalaking bill 1,000 is in the color of blue. Kaya maganda po yung pera natin ngayon, no? Kasi kakulay na kakulay niya yung lucky color for this year 2022. And this is not a popular feng shui saying that water is the fundamental source of blessings and of course, money and abundance. So, kaya importante po na meron tayong at least kahit water fountain sa house or may aquarium po tayo para yung blessings po is tuloy-tuloy, no? Umiikot lang siya and hindi siya nag-outflow. Kasi diba po, alam naman natin that almost 80% or I stand incorrectly, no? I'm not that familiar about the percentage of water in our sa ating katawan, but we are a gawa po tayo or pinupuno po tayo ng tubig sa ating katawan. Kaya for this year, 2022, medyo magiging emotional state tayo. Kasi in the presence of water tiger, and then tayo po yung katawan natin is pinupuno tayo ng tubig. Tapos, when you say water, reckless po siya. When we say reckless, ano, talagang lusob dito, lusob doon, labas dito. Medyo on a emotional state tayo, marami pong iiyak sa atin ngayon. Medyo masakit ang ulo, and then sa mga sakit-sakit naman, usually tubig sa baga, sa basta anything na napupuno ng tubig, yun po yung sakit ngayon. Ang mga ubo, common colds, as usual, we always have naman common colds, no? It is always present, not just in our country, but of course worldwide. And then, red color. Ang red color, please do not use much red this year kasi magkaaway po ang red and ang blue. Alam naman natin, fire and water, pinapatay ng tubig ang fire. Kaya kung kayo po ay nasa element, ang birthday ninyo ay nasa element ng fire, medyo madadown po kayo ngayon, no? Ang magpe-prevail na element ngayon is my element, which is I am a wood monkey,
and ang mga metals. So if you are in the metal side and the wood side, maganda po ang magiging year ninyo. And I'll just remind you that 2022 is a young energy. When we say young energy, masyadong malakas ang energy and magpe-prevail or mararamdaman ninyong energy is masculinity. So malakas po or dominant ang mga energy ng mga lalaki ngayon. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga lalaki, especially huwag kayo ma-in love agad ha. Alam kong malakas ang appeal nila pero no. Ayan, so I am just giving you a reminder. So this is a guide po ha. Siyempre, nasa inyo pa rin ang susi sa success. So feng shui is just a guide that will enhance your luck and of course the happiness in your life. Yes. So, red represents for resources and support. Meaning to say, red, siya po yung symbolism of support sa atin and ng resources. Kumbaga, madami kayong mapapagkunan ng mga kailangan ninyo sa life and hindi kayo mauubusan, no? Kumbaga, may abundance sa atin, laging may natitira. May kasabihan nga tayo, kapag may isinuksok, may madudukot. So next naman is green. So one of my favorite color is green because I am in element of wood, meaning to say brown and green is my lucky color. So that is my personal lucky color po. Ito kong sinasabi ko is for general welfare of the people. So green represents success. So if yung sa table ninyo po, no, or sa house ninyo kung saan po kayo nag-work, you may decorate it with color green or put a green curtain on it, no? Ayan. Next naman is yellow. Yellow enhances relationship. So, doon po sa kwarto ninyong mag-asawa, you can put yellow curtain para po ma-enhance yung love ninyo sa isa't isa. Hindi kayo laging nag-aaway, nag-quarrel, no? Bangayan dito, bangayan doon, and so on and so forth. And of course, white, doon po sa mga anak ninyo or kayo po if nagmamasteral, PhD, no, nag-aaral pa po kayo, doon sa kwarto ninyo or sa study area, put color white or mag-use po kayo ng mga curtains that in the shade of white, cream, no, yun po yung mga color. Doon po siya naglalaro. So anyways, ang pinaka-importante or I suppose na dapat meron tayo sa bahay na at least kahit curtain lang po ito, ha, not majority of your things, is green and white. Also, white balances the energy of water. Ang white po kasi stands for metal. And then naman po, green stands for wood. Diba usually kapag may bagyo or nabaha, ang nag-aabsorb po sa tubig, sobrang tubig, is ang mga puno. And munti ko na pong makalimutan, no, bago ko makalimutan, is color brown. Color brown, like my ceiling, ayan, color brown. Yan po yung importante na color this year para po hindi kayo mag-outflow ng pera, too much emotion. No? At least, magkaroon po kayo ng color brown sa bahay ninyo para hindi, sobra po kasi yung energy ngayon, promise, as in hindi nyo po makokontrol kung ano man ang mangyayari sa 2022. It's unpredictable actually, kaya ito nagbibigay ako sa inyo ng guide. And sa weather naman natin, 2022, marami po tayong magiging bagyo kasi sa tubig tayo, no? But magpe-pray tayo na protektahan tayo ng ating mga deities, gods and goddesses, angels and saints na huwag tayong tamaan ng sobrang malakas na bagyo. Alam niyo naman, ngayon pa lang, no? Patapos na ang taon pero ito naman si Odette ay talaga namang pumasok pa. So anyways, ayan po yung mga ilan sa aking mga forecast or I suppose is my guide for you all. So abangan niyo po ang next na video natin is lucky sectors and after that is ano pa ba ito? Tignan natin ha. Syempre may listahan tayo. Is the prediction of each horoscope, so mga year of the rat, dog, ganon, horse, separate video po siya. So abangan niyo po ha. Ipagpo-post po ako ulit sa YouTube. I will try before matapos yung taon para makapaghanda po kayo. Ay, ito po pala. Kapag maglilinis po kayo ng bahay, kasi yung iba syempre gusto, paano ba maglinis ng house, yung map ninyo, lagyan nyo na siya ng rock salt.
gawa po kayo ng solution, lagay nyo ng sabon, lagay nyo ng tawag ba dito, detergent, and so on and so forth, kung ano pong ilagay nyo gusto na chemicals to clean the house, and then samahan nyo po siya ng rock salt. Rock salt, mga siguro sa isang timba, around 3 tablespoons, but for me, isang dakot lang ako, hindi ko na siya mini-measure, but of course, yung iba medyo OC. Sir, ilan pong ilang grams, talaga namang grams, ano tawagin to, char, ilang ano po, gano'ng kadami, ganun-ganun. So anyways, that is my reminders. And yung mga sira-sira ninyo na nagamit, mga ilang taon naman na, dekada na, itapon nyo na po. Tapos kung may tattered, when we say tattered, mga butas-butas na damit, sira na, itapon na ninyo. Tapos yung mga lumang gamit, kung pwede pa, pamigay nyo na po. Yung iba po kasi hindi, I'm sorry ha, yung iba po kasi medyo ayaw po nagsishare, no? Although I know naman, they, meaning of sentimental value, pero may tinatawag po kasi tayong stagnant energy. May kasabihan tayo na pag hindi ka nagbigay or hindi mo tinapon, hindi mo papalitan, no? When we say stagnant energy, like for example, itong damit ko. Ayan, damit ko. Suot ko pa to nung mga ilang kunwari, mga last 3 years. Tapos nung suot ko to, nag-break kami ng jowa ko. Yung energy na yun, nandun pa rin po sa damit, hindi po siya nawawala. Kaya, palagi pong nag-break ang relationship nyo dun sa mga bago or dun sa mga bagong dating na iba. Kasi yung energy ng sadness, sakit ng puso, heartbroken, nandun pa din. Kung may mga bagay po kayo na suot ninyo or gamit ninyo sa isang unwanted event, tapon nyo po or ipamigay ninyo po. Tingnan nyo, mararamdaman ninyo po gumagaan yung energy. Hindi lang po nung bahay, pero yung self ninyo, sa sarili ninyo, personally, pansinin nyo po, gagaan siya. Yun po yung tinatawag natin na, well, of course, it is some sort of charity, and in a way, nakakatanggal po siya ng mga bad karmas and negative energy, not just on ourselves, but of course, to our houses. Yun lamang po. Pakiabangan ninyo ang aking mga susunod pang video. Let me take this opportunity pala to take advantage. Ano to? To give gratitude to our new Kalaki Pies and to of course our pioneers. No, thank you for trusting me. Thank you kasi nagtitiwala kayo ng sobra and talagang nahanap ninyo dito sa akin, no? Sa akin ano to, jowa, char. Nahanap ninyo sa page ko yung kasiyahan ng relationship with the customer and the owner, no? Kasi usually, mga iba, bili, benta, ganun lang. But in our case, ano talaga, chikahan to damangas talaga tayo. Minsan nga nakakalimutan na natin na nag-ano pala, may transaction pala tayong nagaganap. Tapos, may message nyo na lang ako, sir, nakalimutan ko pala magbayad sa inyo. So, thank you so much kasi, of course, nararamdaman ko din na you trust me and talagang natutuwa kayo sa mga items natin na nagbibigay ng swerte sa inyo. Not just yung iba nga, not just personally, pero yung family din nila nagugulat kasi biglang may swerte dumadating matapos ng charm na in-avail sa akin. So, I'm very thankful po sa inyo. Thank you very, very much. Thank you. Maraming salamat po. See you, CNN.